Kumusta mga kaibigan? Pag-usapan natin ngayon ang tinatawag nilang The Soup Maker ng Italia. Pero bago natin ipagpatuloy, hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa ganitong mga videos. Leonarda Gianswilli ay isang Italianong serial killer. Mas kilala bilang The Soup Maker of Correggio. Pinatay niya ang tatlong babae sa bayan ng Correggio, Reggio Emilia, sa pagitan ng 1939 at 1940, at ginagawa ang mga katawan ng mga sabon, tsaa at cake. Siya ay ipinanganak sa Montilla Avellino noong April 18, 1894. Sa kanyang kabataan ay sinubukan niya ang pagpapakamatay ng dalawang beses. Noong 1917, pinakasalan ni Leonarda ang isang clerk ng opisina na si Rafael Pansarde. Ang kanyang pagpapakasal ay hindi inaprubahan ng kanyang mga magulang dahil may lalaki nang nakalaan sa kanya. Inangkin ni Leonarda na sa kanyang pagpapakasal kay Rafael ay isinumpa sila ng kanyang ina. Noong 1921, lumipat ang mag-asawa sa katutubong bayan ng Lauria Putinsa, na kung saan siya ay pinarusahan at nabilanggo dahil sa pandaraya noong 1927. Nang makalaya ay lumipat naman sila sa Lacedonia Avellino, at matapos na masira ang kanilang tahanan noong 1930 sa lindol ng Erpinia, lumipat sila muli sa Correggio, Reggio Emilia, na kung saan binuksan ni Leonarda ang isang maliit na tindahan. Siya ay nakilala at kagalang-galang sa kanyang mga kapitbahay. Siya ay nagkaroon ng 17 beses na pagbubuntis sa panahon ng kanyang pag-aasawa. Ngunit 3 beses naman siyang nakunan. 10 pang namatay sa kanyang mga anak. Dahil dito, siya ay labis pinupuntahan ang 4 na nabubuhay ng mga bata. Ang kanyang takot ay naitala ng isang babala na natanggap niya ng ilang oras mula sa isang mga ngalakal na nagsabi magpakasal siya at magkaroon ng mga anak. Ngunit ang lahat ng mga ito ay mamatay sa murang edad. Binisita ni Leonarda ang isang Romani na nagsasagawa ng pagbabasa ng kapalaran, at sinabi sa kanya, "Sa iyong kanang kamay nakikita ko ang bilangguan, sa iyong kaliwa ay isang pagiging kriminal." Noong 1939, nalaman ni Leonarda na ang kanyang panganay at paboritong anak na si Giuseppe ay sasali sa army ng Italia bilang paghahanda para sa World War II. Desidido siyang protektahan niya sa lahat ng gastos, at napagpasyahan niya ang kanyang kaligtasan ay nangangailangan ng mga sakripisyo ng mga tao. Natagpuan niya ang 3 babaeng kapitbahay. Ang una sa mga biktima niya
ay si Faustina Cide na lumapit sa kanya para magpatulong na maghanap ng magiging asawa. Sinabi sa kanya ng isang angkop at kaparihas niya ay doon lamang matagpuan sa pula. Hinikayat din niya si Siti na sumulat at ipadala sa mga kaibigan at kamag-anak at maipadala lamang pagdating niya sa pula upang sabihin sa kanila na ang lahat ay maayos at walang ipangamba. Paghahanda para sa kanyang pag-alis, dumating si Faustina upang bisitahin siya. Sa isang huling oras, inalok niya si Faustina ng isang baso ng alak. Pagkatapos ay pinatay ng isang palakol at hinila ang katawan sa isang aparador. Doon niya ito pinutol na siyam na bahagi, pinipisan ang dugo sa isang palanggana. Inilarawan niya ang susunod na nangyayari sa opisyal ng mga detalye. Francisca Sovi ang pangalawang biktima. Inangkin niya ang kanyang trabaho sa isang paralan para sa mga batang babae sa Piacenza tulad ni Siti. Hinikayat si Sovi na magsulat ng mga postcard na maipadala sa mga kaibigan sa oras na ito mula sa Correggio na nagdetalye sa kanyang mga plano. Gayon din tulad ni Siti, si Sovi ay dumating upang dalawin siya. Bago siya umalis, binigyan din siya ng bawal na gamot na alak at pagkatapos ay pinatay gamit ang palakol. Ang pagpatay ay naganap noong Setyembre 5, 1940. Ang katawan ni Sovi ay nabigyan ng parehong paggamit tulad ng kay Siti at nakalikom ng 30,000 lira mula sa kanyang pangalawang biktima. Ang pangatlo at panghuling biktima niya ay si Virginia Casciupo, isang dating soprano na nagsabing kumanta sa La Scala para sa kanya. Sinabi ni Leonarda na natagpuan ang trabaho bilang kalihim para sa isang mahiwagang impresaryo sa Florence. Tulad ng iba pang dalawang babae, inutusan siyang huwag sabihin sa isang tao kung saan siya pupunta. Sumang-ayon si Casciupo at noong ika-30 ng Setyembre 1940 ay dumating para sa isang huling pagbisita sa kanya. Ang pattern ng pagpatay ay pareho sa unang dalawa. Gayunpaman, hindi tulad ng unang dalawang biktima, ang katawan ni Casciupo ay natunaw upang gumawa ng sabon ayon sa pahayag niya. Nagtapos siya sa palayo tulad ng iba pang dalawa. Ang kanyang laman ay mataba at puti. Kapag natunaw ay nagdagdag ako ng isang puti ng kulon at pagkatapos ng mahabang panahon sa pagpapakulo ay nakagawa ako ng ilang pinakatanggap-tanggap na kremiso. Nagbigay ako ng mga bar sa mga kapitbahay at kakilala. Ang mga cake din ay mas mahusay ang babaeng iyon
ay talagang matamis. Mula sa katawan ni Kasyupo ay nakalikom ng 50,000 lira at assorted na mga alahas at public band. Ibininta pa niya ang lahat ng damit at sapatos ng mga biktima. Ang kapatid ni Kasyupo ay naghihinala sa kanyang biglaang pagkawala at paglaho. At huling nakita siyang pumasok sa bahay ni Leonarda. Iniulat niya ang kanyang takot sa superintendent ng pulisya sa Reggio Emilia na nagbukas ng isang pagsisiyasat at hindi nagtagal ay naaresto siya. Hindi niya ikinumpirma sa mga pagpatay hanggang sa naniniwala sila na ang kanyang anak na si Giuseppe Pansardi ay nasangkot sa krimen. Ipinagtapat niya sa mga pagpatay na nagbigay ng detalyadong mga account tungkol sa kanyang nagawa upang mailigtas ang kanyang anak na lalaki sa kasalanan na hindi nagawa. Siya ay napatunayan na nagkasala sa mga nagawang krimen at pinarusahan ng 30 taon sa bilangguan at 3 taon sa isang criminal asylum. Namatay siya dahil sa cerebral apoplexy sa Women's Criminal Asylum sa Pozzuoli noong October 15, 1970. Isang bilang ng mga artifact mula sa kaso, kabilang ang palayok kung saan pinakuluan ang mga biktima, ay ipinakita sa Criminological Museum sa Roma.